Hello, good morning. This is M-Works and Adventure and welcome to my channel. Ngayon ay mag-start ako mag-setup ng isang ducting company ng mga makina nila. Ito, meron tayo ditong plasma machine, eco-plasma. Ayan, water type, water table type. Ayan, mag-start ako mag-setting ngayon. Then meron din sila rito na rolling, ito. Motorized rolling machine. Then, meron sila rito na lock former from Turkey. Another lock former, ito meron din sila. Then, meron sila rito na motorized weigher or grooving machine. Then, lock former. They have one, meron silang isang zipper o seam closer. Ito naman ay ang tawag nila dito ay banana shear pang cutting. Then cleat, manual cleat machine. Meron naman ditong hand folder or manual folding machine. Then electrical shear or mechanical shear. Meron silang stand drill. Ayan. Then, minor 33 or natawag na steel cut-off saw. Ayan. So, ngayon, mag-set up ako ng plasma nila. Tayo. So, ayan. Nag-start na ako magkamit ng kable. Madali lang itong set. Marami na ako na-install na dito na plasma. Then meron silang isang compressor. Ito yung compressor nila. Itong compressor na ito, i-start na lang. Medyo kailangan na lang nilang tapusin yung pinaka yung exhaust line. Meron pinaka exhaust line dito, papalabas na hangin sa labas para itapon yung mainit na hangin. So, power ready na siya. So, pwede ko itong i-start para matesting na rin siya. Patapusin ko lang yung setting ng plasma. Yan, dito. Etcha. So tulad ng dati, sariling sikap. Thank you.
bali yan na na-power on ko na yung makina, na-start up ko na siya. So pagagalawin natin yung mga axis niya. Che-check natin kung maandar yung mga axis. So natin manual. Mandar ni axis siya, nag-initialize na siya. Tubukan natin. Paganahin ng manual. Okay. Aha, okay, okay. Yung tayo nakikita ang problema rito. So, kailangan i-ganto. Usually, nagiging problema ng kanyan eh. Ng axis na ito yan. Pilimi switch. Pero so far, gumanda na yung makina. Nag-homing na rin siya. So, ready na ito for testing. Yan. Ito yung baling kanya. Touchscreen to. Yung controller na ginamit nila is from Linka. Linka is a made of Turkey controller. Pati yung ang software na ginagamit namin dito is Prones. Ang Prones ay naka-design talaga for plasma cutting. Ayan. I-try kong i-load tong kanya, i-load ko tong mga consumable niya, chinay ko kasi. Mataas ang ampirahe. Ang kailangan i-cut ng customer is 0.6 lang ito. Yun kasi ang kinakat noon 105 hanggang 12 yan. Or 15 na may kakat niya. So, subukan ko i-load yung one. Subukan ko i-load yung consumable niya. Ayan siya. So, ang pag-load ng consumable, may pattern yan dito sa loob ng control ng computer. Madali lang siyang hanapin kung tutusin. So, ito yung computer mo. Punta ka lang dito sa may operation. Sorry. Parameters. Sa parameters, makikita mo na dito sa ilalim, yung consumable ng yung pattern yung pattern combination ng consumable na kailangan mo sa pagka-cut. So halimbawa, makikita niyo sa ibabaw ang thickness ng material is 6 mm mild steel. Tapos ang amperahe, pwede kang gumamit ng 45, pwede kang gumamit ng 65, 85 or 100, pwede yan. Parang problema yan. So nandito naman yung mga combination ng consumable. So parang nakakabit niyo sa makina is 105, I think. Nung na-receive namin ang makina, may 105 sa nakakabit. Pero papatang ko pa mamaya ng 45 kasi manipis ang kakating ko. So ito yung holder niya. Ayan, ganyan lang siya pagkakabit. Simple lang. Nandun din sa makina kung paano mo siya assemble it. Tapos, ayan, ganyan siya. Papasa ko siya rito. Tapos, ito yung pinaka-ohmic cable niya. Para sa kanto, sa THC. Para sa sensor yan. So, kailangan nakakabit yan para ma-sense niya yung materials. Para i-maintain niya yung required height na kailangan ng nozzle at saka ng plate. Ang layo niya. So, importante yan. Okay na. Nakabuo na siya. Gumagalaw na rin ang mga axis na homing and reference na rin siya. Ayan. So, ayan na siya. I-check natin yung laser pointer niya kung gumagana. Ito ang laser pointer. Ayan. Ayan. Ito yung pinaka laser pointer mo. Pinaka offset yan. So para madali kang mag-trace kung maghahanap ka ng starting point mo. For example, kahit sang edge ng materials, pwede ka maglagay ng starting point mo. Kung gusto mong dalhin dito, yung point mo, o dyan mo gusto mag-start, dadali mo lang dyan yan. Ayan. Tapos,
I-save mo tong point na to as your starting point or your reference. Diyan na mag-i-start ang cutting, papunta dito sa loob pa cutting, sa loob. Yan, okay na. So, ang kakabit ko ngayon, itong compressor. Kailangan kasi namin ng hangin para makapag-test ng cutting ngayon. Tapos, kakailanganin din ng lamesa. Ito ay water table, wala siyang suction unit. So, ang kailangan to, punuin ng tubig para at least ma-minimize mo yung usok na i-create nung cutting. Okay. So, yan, na-start up na rin yung compressor. Hinintay ko na lang mapuno yung tanke. After mapuno ng tanke, magte-testing na ako ng mga cutting. Yan naman dahil itong compressor nila. Ang compressor na ginamit namin dito, screw type, ayan. Tapos meron siyang isang 1,000 liter na tanke. Ito. Tapos meron siyang air dryer. So, okay na yan. Hintayin ko na lang siya mapuno. Tapos mag-testing na tayo. Pinapalagyan ko na rin sa kandila ng tubig itong loob ng lamesa. Ngayon, nag-cut na ako. Ayan ang sample ng cutting. So, tatawag tayo ng ibang program para i-cut siya. Okay, subukan natin ang program na to. Okay. Manual. Open the... We have to also open the laser pointer. Okay. May laser pointer natin. Ayan, pinapunta ko siya rin sa may kanto. Ayan. Makikita nyo, yan ang starting point ko. Yan may laser point. Then, titich natin siya. Ayan. Then, automatic. Ayan. Nag-button na ako. Nakakutumbod na tayo ngayon. I-start natin siya mag-cutting. Ayan, magka-cut na yan. Ito yung profile drawing. Ito yung profile drawing. Okay. So yun, nakapag-cut na. Ayan siya. Okay, start. Okay, start.